Konnichiwa minasan! Hello sa inyo lahat dyan! Ito po si Team Shimada. Ngayon, ang gagawin natin ay magbe-bake lang naman tayo ng pandesal! Pandesal alame! Ayan. Panorin nyo kung paano ko gawin ang pandesal alame. Ayan guys, kailangan natin magpainit ng warm lang pala, warm milk ang gagawin natin. So, isang cup ito guys. Lagay lang natin dito. Tapos, ipapainit natin siya. Tapos, meron akong granula. Granula, guys. Granula yung ginagamit ko. Lalagyan lang natin to ng isang kutsara lang. Isang kutsarang asukal. Tapos, ilisasama natin yung yeast. Natin siya dyan. Tapos, tutunawin lang natin to. So, ito guys, pababayaan lang natin siya na maging active. Na mag-active yung yeast natin. Kailangan bumula. Ayan, para nasobrahan niya pa sa ilo. So, ito ang next natin ngayon, ang ating flour. Ang ginagamit kong flour guys ay ito. Pang tinapay talaga siya. Hindi siya yung ano, yung regular na flour na nabibili lang sa ano. Pinipili ko yung talagang pang tinapay. So, kailangan natin ito ng 3 cups. 3 cups of flour. Wow. Yan guys, kailangan natin ng konting asin. Lagyan natin siya ng konting asin guys. Haluin natin guys para ma-mix lahat. Tapos ilalagay natin ngayon yung asukal natin. Kalahating cup lang yan. Guys, mag-prepare din tayo ng butter. 20 grams of butter. Tapos, active na. So, ang gagawin natin ay ihalo lang natin ito dito. Halo natin siya dyan. Halo natin ang ating butter. Tapos, ang ating binating itlog. Haluin natin yun dyan. Ayan. Haluin natin. Tapos saka natin siya ilalagay dito. Sasama natin lahat siya. Pagsasama-samahin natin. Haluin lang ito lahat para mag saka natin siya kakaluin. So guys, yung pinaglagyan, lalagyan nyo lang din ng mantika para hindi dumikit yung ating dough doon sa lagayan. So, tinanggal ko na yung aking mga gloves kasi mahirap siyang anuhin pagka may gloves. So hahayaan natin ulit ito ng isang oras. Hayain natin siya na ma-rest na isang oras. Ayan guys.
Ibabalik lang natin siya doon sa pinaglagyan niya kanina. At i-rest natin siya ng 1 hour. Takpan natin guys, tapos i-ano natin siya. Rest natin siya ng isang oras lang. Tapos balikan natin siya mamaya. Ito guys, yung ating breadcrumbs. Kailangan lang natin siyang anuhin, pinuhin. Kasi gusto ko po sa ano eh. Diba yung pandesal may breadcrumbs siya? Pero mas masarap kasi pagka medyo sunog-sunog siya. Kaya yan, sunugin lang natin. Tapos ipinuhin lang. Nag-double size na po siya. Suntukin lang natin siya guys para matanggal ang hangin. Ayan. Oh, ang galing. So, ito yung pang-ano natin. Pandesal. Alam eh. Pakakabain lang natin siya guys. Ayan, ganyan. Kung gusto nyo ng may cheese sa ano sa gitna, pwede nyo rin siyang lagyan ng cheese. O kasi wala akong cheese ngayon sa bahay, na ubos na, kaya rin na to. Ayan. So, eto guys, yung breadcrumbs na ginawa natin kanina. So, ngayon, ang gagawin natin, isasaw-saw lang natin to dito. Ayan. Ganyan lang. Tapos ilagay natin sa tray. Tray. Lagay natin sa tray. Ganyan. Saw-saw lang. Ganun siya guys, yung nagawa ko. Kailangan ano sila, may social distancing. Ito na po yung ating pandesal, pero hindi pa siya luto guys. Kaya, i-ano natin siya, i-rest ulit natin siya ng isa pang oras. Tatakpan lang po natin siya ng ano, ng tela para umalsa ulit. Ayan guys, i-oven na natin ang ating pandesal. Ayan. I-oven natin siya guys ng ayan. Tapos oven. Settings 180 degrees. 30 minutes. Okay. Ayan. Ayan guys, luto na ang ating pandesal. Pwede na siyang kainin. Ayan, parang ang sarap. Ayan nyo guys. Ang sarap ng pandesal guys.
fluffy siya. Malambot. Meron kami pang almusal bukas. Perfect. Masarap to bukas, lagyan ng ano, peanut butter, ganyan. Masarap siya, guys. Non-stop. Kasi bagong luto, mainit pa. Fluffy talaga siya, oh, fluffy. Sa mga gusto mo umorder ng pandesal, charot. Sabihin nyo lang, pagluluto kayo ng pandesal. So guys, hanggang dito na lang ang video natin. Maraming salamat sa mga nanood. God bless you. Stay safe, guys. Deep in the shadows, I know it's hard. Put one foot in front of the other. So far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared.